nang maglakbay kasama sina Shen and Sha. Tayo nang bumuklas kasama sina Shen and Sha. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay Sha ay may matututunan. Tuklasin tayo nang maglakbay kasama sina Shen and Sha. Tayo nang tumuklas kasama sina Shen and Sha. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay Sha ay may matututunan. Tuklasin Ate Shen, halika, may itatanong sana ako sa'yo. Bakit siya? Anong itatanong mo? Bakit kaya hindi lumalabas ang ating inahing manok sa kulungan niya? Ganun ba siya? Oo, ate. Kanina ko pa pinapakain ng ibang manok. Ngunit napansin ko na ang ating inahing manok ay wala. Teka lang, silipin nga natin sa loob ng kanilang kulungan. Siya, may mga itlog! Itlog, ate? Patingin din ako. Ayun, tingnan mo, ang inahing manok ay naglilimlim sa kanyang mga itlog. Oo nga, Ate Shen. Kaya pala hindi ito lumabas para kumain. Oo siya, binabantayan nito ang kanyang mga itlog. Nililimliman niya ang mga ito hanggang mapisa at maging mga sisiw. Hanggang mapisa ang mga itlog? Hindi ba siya lalabas para kumain, Ate Shen? Naku, hindi naman siya. Lalabas sila para kumain kapag alam nilang wala ng ibang tao at panganib sa paligid. Iniisip kasi nila na baka kunin ang kanyang mga itlog. Ah, ganoon pala yun, Ate Shen. Dadami ang aking papakaining alagang manok kapag sila ay naging sisiw na. Tama ka siya. Si Bantay naman nanganak nung nakaraang buwan at siya ay nagkaroon ng tuta o maliliit na aso. Oo nga, Ate Shen. Eh, Ate Shen, ang manghalaman, paano naman sila dumarami? Lahat ba ng bagay dito sa mundo ay magkakaroon ng anak? Marami pa kong tanong. Mabuti pa siya, bumalik na tayo sa sala para matawagan na natin sa teacher at malaman na natin ang kasagutan sa iyong mga tanong. Sige, ate. Hello, Shen at Sha. Ako si Teacher Sara, ang inyong gurong patnubay sa araw na ito. Kumusta kayo? Magandang araw po, teacher. Mabuti naman po kami. Kayo po. Mabuti naman ako, mga bata. May nais ba kayong tuklasin? Opo, teacher. Lahat po ba ng mga bagay sa mundo ay maaaring magpakarami o magkaroon ng anak? Pareho po ba ang katangian ng magulang na naipamamana nila sa kanilang mga anak? Oo nga po, teacher. Magandang tanong yan. Ngayon, upang masagot ang inyong mga katanungan, handa na ba kayo sa panibagong adventure at Shen Sha experiment? Palaging sa handa sa adventure! Mga bata, oras na naman ng panibagong adventure. Tayo nang maglakbay sa bagong destinasyon at magsiliksik ng bagong kaalaman. Dadalhin ko ang aking paboritong aklat. Suot ko naman ang aking magic relo. Sa ating adventure ay makakatuklas tayo ng mga mahalagang gintong kaalaman sa bawat aghamon. Samahan ninyo kami sa isang adventure kasama si Shen at si Sha. Tayo ng
nang maglakbay kasama sina Shen and Sha. Tayo nang tumuklas kasama sina Shen and Sha. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay Sha ay may matututunan. The Adventures of Shen and Sha. The Adventures of Shen and Sha. Nasaan tayo, Ate Shen? Mukhang nasa isang farm siya. Hi, kids! Hello po, teacher! Excited na po kami sa mga bagong lesson na matututunan namin ngayong araw na ito, teacher. O mga bata, nandito tayo ngayon sa farm upang mabigyan ng kasagutan ang inyong mga tanong tungkol sa pagpaparami o pagkakaroon ng anak ng mga bagay na may buhay. May buhay po, teacher? Yes, siya. Mga bagay na may buhay o living things. Ang mga bagay sa ating paligid ay maaaring pangkatin sa dalawa. Ito ay ang mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay. Ang mga ito ay may pagkakaiba. Ano-ano po ba ang mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay? Ang mga bagay na may buhay o living things ay mayroong iba't ibang katangian. Ang mga ito ay lumalaki, nagpaparami o reproduce, nakagagalaw ng mag-isa, humihinga, kumakain at umiinom. Halimbawa ng mga ito ay tao, hayop at mga halaman. Samantala, ang katangian ng mga bagay na walang buhay ay hindi lumalaki, hindi nagpaparami, hindi gumagalaw ng mag-isa, hindi humihinga, hindi kumakain at hindi rin umiinom. Tulad ng araw, kotse, bahay, bato, ahoy at marami pa. Masdanin niyo ang paligid. Ano-ano ang mga bagay na nakikita ninyong may buhay? Ang dami pong mga punong kahoy na maraming bunga at namumulaklak na halaman. Mayroon din pong mga iba't ibang uri ng hayop. May maliliit at malalaki po, teacher. Tama kayo, Shen at Sha. Iyan ay mga bagay na may buhay. At tayo bilang tao, mga hayop at halaman ay mayroong katangiang magparami o magkaroon ng anak na may kaparehong uri. Kaparehong uri po, teacher? Tama siya. Tara, kids! Maghanap tayo ng mga hayop at ang kanilang mga anak. Ayun, teacher! May inahing baboy po at kanyang mga biik. Tama, Shen. Ang tawag sa mga anak ng baboy ay biik o piglet. Ate, tingnan mo. Ang daming mga sisiw na kulay dilaw. Oo nga siya. Teacher, ang manok po ay dumarami sa paraan ng pangingitlog. Tama ka, Shen. Ang mga inahing manok o hen ay nangingitlog at kanila itong nililimliman ng 21 araw upang mapisa at maging sisiw o chicks. Ah, teacher, sa ganoong paraan magkakaroon ng panibagong mga manok? Tama kayo, Shen at Sha. Animals can have baby animals. Some animals are born alive, while other animals are hatched from eggs. Ang mga hayop ay maaaring magkaroon ng supling. Mayroong mga hayop na sa paraan ng pangingitlog nagpaparami at mayroon naman sa paraan ng panganganak. Napansin ko po, teacher, na magkamukha ang baboy at ang kanyang mga biik. Magkatulad ang kanilang tenga, muso, buntot at balat. Gayon din po ang mga inahing manok at ang kanyang sisiw. Magkakamukha po sila na may tuka, akpak at balahibo. Say galing, Shen at Sha! Baby animals share similar observable traits
with their parents, such as the color, texture, and length of hair strands, shape of face, eyes, and nose, and size of ears. Magkakapareho ang katangian ng inahin at ang kanyang supling kagaya ng kulay, tekstura, haba ng balahibo, hugis ng mukha, mata, ilong, at laki ng tenga. Iyan ang dahilan kung bakit magkamukha ang baboy at biik, gayon din ang inahing manok at ang kanyang sisiw. Ayun, may pato at bibe. Magkatulad din ang kanilang katangiang pisikal. May tuka at pakpak, teacher. Tama ka, Shen. Tingnan mo naman ang mga iyon siya. Ayun po, teacher. Mga mag-iinang kambing. May mahabang sungay ang inahing kambing. May sungay din ang anak nito, ngunit maliit pa lamang. Tama kayo, kids. Mayroong mga iba't ibang katangian ang namamana ng isang supling mula sa kanyang mga magulang. Halimbawa, ang kambing, hindi ito maaaring magkaroon ng tuka tulad ng sa mga manok at bibe. Gayon din, ang mga manok, ang kanyang mga sisiw ay hindi maaaring magkaroon ng apat na paa. Tandaan ninyo na ang mga supling ng bawat bagay na may kakayahang magparami ay magiging katulad nito. May hawig dito at may namamanang mga katangian mula sa kanilang mga magulang. Nako, teacher, ngayon po ay alam ko na. Hindi maaaring magkaroon ng anak na kuting ang aso naming si Bantay. Nako siya, ikaw talaga, puro ka na namang biro. Nakakatuwa ka naman siya, pero tama naman ang iyong sinabi. Shen at Sha, pagkatapos ninyong malaman ang mga bagay na may buhay at walang buhay at kung paanong ang mga may buhay ay nagpaparami, oras na ng inyong aghamon. Kayo rin, kids, tulungan ninyo si Shen at Sha na lutasin ang mga aghamon. Handa na ba kayo? Say handang handa na po kami. Ano po ang ating gagawin, teacher? Ako ay magpapakita ng mga larawan at inyong tukuyin kung ang mga ito ay may buhay o walang buhay. Gawin ninyo ang check sign kung ito ay may buhay at X sign kung ito ay walang buhay. Mauna na po ako, teacher. Sige siya. Ito ang unang larawan. Cross po ang cake at halimbawa ng walang buhay. Magaling siya. Tama ka. Ang cake ay isang bagay na walang buhay. Ako naman po, teacher. Sige, Shen. Ang aso po ay check. Tama ka, Shen. Yan ay isang hayop. May buhay dahil ito ay lumalaki. May kakayahang dumami at humihinga. Wow, ang galing naman po, teacher. Okay siya. Narito na ang susunod. Check na check po, teacher. Tayo pong mga tao ay may buhay. Lumalaki, gumagalaw, humihinga at nakakapagparami. Oo siya, tama ka. Ang panghuli ay... Naku, teacher, ulan po. Cross po ang aking sagot. Magaling, Shen. Wala din buhay ang ulan. Kayo ay mahusay, kids, na gawa ninyong tukuyin ang mga bagay na may buhay at walang buhay. The Adventures of Shen and Sha. The Adventures of Shen and Sha. Kids, nasa laboratory tayo ngayon. Ngayon ay ating pag-uusapan ang paraan ng pagpaparami ng mga halaman. Nako, teacher, excited na po ako. Napansin ko pong mayroong mga kagamitan na narito sa lamesa.
ang bilis mo siya at napansin mo agad ang ating mga kagamitan. Ang mga halaman ay may kakayahan din na magparami. Maaari silang makagawa ng tulad nila sa iba't ibang paraan tulad ng pagtatanim ng buto, pagpuputol ng sanga, pagtatanim ng ugat, at pagtatanim ng dahon. Ang mga halaman ay maaari lamang magparami ng kauri nito. Ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng Shen Sha Experiment. Handa na ba kayo, Shen at Sha? Palaging sanghanda sa Shen Sha Experiment. Kayo, mga kids, handa na ba kayo para sa isang experiment? Magaling! Umpisahan na natin. Ito ang ating mga gagamitin. Tandaan, kids, na humingi ng tulong sa paghahanda ng mga ito mula sa nakatatanda na kasama sa inyong bahay. Ang ating mga kagamitan, garden soil, plastic cup or empty tin can, mung beans o munggo, water. Sa gawaing ito, inyong makikita ang isang paraan ng kung paano maaaring dumami ang mga halaman. Tayo ay magtatanim! Step 1. Half-fill an empty plastic cup with garden soil. Lagyan ng garden soil ang plastic cup. Shen, gawin mo ang unang step. Okay po, teacher. Para sa step 2, ikaw naman siya. Step 2. Make a small hole in the soil using your index finger. Gumawa ng maliit na butas sa buhangin gamit ang inyong daliri. Ganito po ba, teacher? Tama! Step 3. Put some mung beans into the holes, then cover it with soil. Ilagay ang mga munggo sa mga butas at takpan ito ng lupa. Ganito po ba, teacher? Yes, Shen. Ganyan nga. At para sa huling step, ikaw naman siya. Sprinkle some water into the soil. Diligan ng konting tubig ang tinanim. Ang galing, teacher. Nakapagtanim tayo ng buto ng munggo. Mapapansin ninyo na madaling tutubo ang halaman na munggo sa mga ilang araw. Heto ang isang larawan kung ano ang maaari ninyong makita sa mga susunod na mga araw. A young plant can grow from seeds. Isa lamang ang munggo sa mga uri ng halaman na maaaring dumami sa paraan ng pagtatanim ng kanilang mga buto. Ang buto ng ampalaya, kalabasa, okra, talong, at patola ay maaaring itanim sa pamamagitan ng buto. Plants can reproduce plants of their own kind. Kanina, sa farm, inyong napansin na maraming mga punong kahoy na mayroong mga bunga. Opo, teacher. Tulad ng puno ng mangga. Hitik po ito sa bunga. Mayroon ding puno ng kasoy, teacher. Tama kayo, Shen at Sha. Ang mga iyan ay mga halimbawa din ng halaman na dumarami sa paraan ng pagtatanim ng kanilang mga buto o seeds. Mayroon din po bang mga halaman na sa ibang paraan dumarami, teacher? Oo, Sha. Maaring itanim ang pinutol na sanga mula sa mga puno o pagtatanim gamit ang dahon ng mga halaman. Plants have different ways of reproducing new plants called propagation.
Ang mga halaman ay may iba't ibang paraan ng pagpaparami at ito ay tinatawag na propagation. Tulad ng puno ng malunggay, maaari itong dumami sa paraan ng pagpuputol ng sanga nito at itanim ito diretso sa lupa. Stem cutting ang tawag natin sa paraang ito. Mayroon ding mga halaman na sa pagtatanim ng dahon tulad ng dahon ng katakataka at succulent. Dumarami rin ang halaman sa pamamagitan ng mga ugat kagaya ng kabote tops o kaya naman ay gabi. Ang galing naman po, teacher. Tapos, magkakaroon din po ito ng mga bunga na maaari nating makain. Magaling, Shen. Tama ang iyong sinabi. Anong mang paraan ng kanilang pagpaparami o pagtatanim, lagi ninyong tandaan na ang mga halaman ay maaari lamang magparami ng kauri nito. Ang puno ng saging ay namumunga ng saging din. Ang halamang kamatis ay namumunga ng kamatis. Ang mga hayop, halaman at tao ay may kakayahang magparami o reproduction. Magkakaroon ang mga hayop ng anak na katulad nila ng katangian. Ang aso ay nanganganak ng mga tuta habang ang manok ay nangingitlog na magiging sisiw. Katulad ng mga hayop, ang mga halaman ay may kakayahang magparami na kanilang uri. May iba't ibang paraan ng pagpaparami ng halaman. Ito ay ang pagtatanim ng kanilang buto, pagputol ng matandang sanga, pagtatanim ng ugat, at pagtatanim ng dahon. Kids, ang galing naman ninyo! May kakayahan din magparami ang mga tao sa pamamagitan ng reproduction. Ang mga magulang ay nakapagpapasa ng kanilang iba't ibang katangian tulad ng hugis ng mukha, mata at ilong, kulay, haba at uri ng buhok, laki at kulay ng balat. Ang tawag natin dito ay heredity. Heredity, teacher? Oo siya, heredity. Heredity is the passing on of physical and mental characteristics from the parents to their children. Ito ay ang pagpapasa ng iba't ibang uri ng katangiang pisikal at mental ng mga magulang sa kanilang mga anak. Wow, ang galing naman po, teacher! Children inherit some traits from their parents, tulad ng hugis ng mukha, mata at ilong, kulay, haba at uri ng buhok, laki at kulay ng balat. Kaya pala, sabi ni nanay, nakuha ko daw ang hugis ng kanyang mga mata, teacher. Gayon din ang hugis naman ng ilong ni tatay at Shen. Sabi din ni nanay na magkakulay ang ating mga balat tulad ng sa kanya. Nakakatuwa naman. Tama kayo, Shen at Sha, sa inyong mga nabatid. The likeness of parents is passed on to their children in a very complex way. Maaring maipamana ang isang katangian mula sa tatay o nanay at maaring kombinasyon ng kanilang katangian. Maraming salamat po, teacher. Ang dami na naman po naming natutunan ngayong araw na ito. Oo nga po, teacher. Thank you po. May mga babaunin kaming mga kaalaman sa aming pag-uwi. Walang anuman, Shen at Sha. The Adventures of Shen and Sha. The Adventures of Shen and Sha. Ngayon, oras ng alamin ang inyong saigaling sa SciCheck. Para sa unang bahagi, inyong tukuin kung ang bawat pahayag ay tama o mali. Sa bawat tamang sagot ay makakakuha kayo ng gintong kaalaman. Kapag nakumpleto ang gawain, makukuha ninyo ang badge ng Certified Sci Henyo. Handa na ba kayo, kids? Unang pahayag.
ang lahat ng mga bagay sa mundo ay may buhay. Ang sagot ba ninyo ay mali? Say galing! Napapangkat sa dalawa ang mga bagay. Ito ay maaring may buhay at walang buhay. Para sa ikalawang pahayag, may mga katangiang naipamamana ang magulang sa kanilang mga supling o anak. Ang sagot ba ninyo ay tama? Say husay! Ang mga magulang ay mayroong katangiang naipapasa sa kanilang mga anak o supling. Para sa ikatlong pahayag, may mga hayop na nanganganak at mayroon din namang nangingitlog. Ang sagot ba ninyo ay tama? Say terrific! Ang mga hayop ay maaaring dumami sa iba't ibang paraan. May mga hayop na nanganganak at mayroon din namang nangingitlog. Para sa ikaapat na pahayag, maaaring mamunga ng santol ang mangga. Ang sagot ba ninyo ay mali? Aghamarvelous! Ang mga halaman ay maaaring makapagparami ng halaman na katulad o kauri lamang nito. Para sa ikalimang pahayag, ang kulay ng balahibo ng manok ay nagmula sa kulay ng balahibo ng kanyang ina. Ang sagot ba ninyo ay tama? Kayo ay mahusay! Ang ilan sa mga naipapasang katangian ng mga hayop katulad ng manok ay kulay ng balahibo. Para sa ika-anim na pahayag, heredity ang tawag sa mga katangiang naipapasa ng mga magulang sa kanyang supling. Ang sagot ba ninyo ay tama? Correct! Heredity ang tawag sa mga katangiang naipapasa o naipamamana ng mga magulang sa kanyang supling o anak. Para sa susunod na pahayag, ang aso mo ay kulay puti. Kapag ito ay nanganak, maaari siyang magkaroon ng puting tuta. Sagot ba ninyo ay tama? Tama ang sagot! Ang isang katangian na naipapasa ng mga hayop katulad ng aso ay kulay ng balat o balahibo. Para sa pangwalong pahayag, ang manok at pato ay dumarami sa paraan ng pangingitlog. Ang sagot ba ninyo ay tama? Brilliant! May mga hayop na nanganganak at mayroon din namang nangingitlog. Para sa pangsyam na pahayag, ang mga bagay na may buhay ay walang kakayahang magparami. Ang sagot ba ninyo ay mali? 2 thumbs up, kids! Dahil ang isang katangian ng mga bagay na may buhay ay ang magparami o magkaroon ng anak. Para sa panghuling pahayag, ang mga hayop, halaman at tao ay may kakayahang magparami o reproduction. Ang sagot ba ninyo ay tama? Good job, kid! Ang mga hayop, halaman at tao ay may kakayahang magparami. Tama ba ang lahat ng kasagutan ninyo, kids? Sa
diyang napakahusay ninyo. At dahil dyan, kayo ay matatawag na certified Sai-henyo. Natutuwa ako sa inyong ipinamalas na galing, kids. Hanggang sa susunod na adventure. Uli, ako si Teacher Sara, ang inyong gurong patnubay sa araw na ito. Paalam! Tayo nang maglakbay, kasama sina Shen and Sha. Tayo nang bumuklas, kasama sina Shen and Sha. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay Sha ay may matututunan. Tuklasin ang mundo. Adventure ni na Shen at Sha. Tuklasin ang mundo. Sa adventure ni na Shen at Sha. Tayo nang maglakbay, kasama si na Shen at Sha. Tayo nang tumuklas, kasama si na Shen at Sha. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen ay may matututunan. Lubos akong nag-enjoy sa adventure natin, Ate Shen. Ako rin siya. Marami na naman tayong gintong kaalamang natutunan sa ating Shensha experiment. Oo nga. Tingnan mo ang aking aklat. Puno na naman ito ng gintong kaalaman na nakuha natin sa ating aghamon. Oo nga siya. Kayo mga bata, marami rin ba kayong natutunan? Magaling kung ganon. Subalit, oras na naman para magpaalam. Tandaan, kids, ang mga bagay sa ating paligid ay maaaring ito ay ang mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay. Tama ka, Ate Shen. Ang katangian ng mga bagay na may buhay ay lumalaki. Nakakapagparami, nakakagalaw ng mag-isa, humihinga, kumakain at umiinom. Tulad nating mga tao, mga alaga nating hayop at mga halaman. Tandaan din natin na ang mga hayop, halaman at tao ay may kakayahang magparami. Magkakaroon ang mga hayop ng anak na katulad nila ng katangian. Ang mga halaman naman, ate, ay may kakayahang magparami ng kanilang uri sa iba't ibang paraan. Ito ay ang pagtatanim ng kanilang buto, pagputol ng matandang sanga, pagtatanim ng ugat at pagtatanim ng dahon. Tao, hayop o halaman man ay siguradong maipapasa o maipapamana nito ang katangian sa anak mula sa kanilang mga magulang. Laging isabuhay, kids, na lagi nating aalagaan at bigyang halaga ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, may buhay man o wala. Lahat ay nilikha ng Diyos ng pantay-pantay, halaman, hayop at mga tao man. Tayo ay palaging magpasalamat sa mga bagay na ating natatanggap, lalo na sa buhay na alay sa atin ng Diyos na may likha sa atin. Isaisip din na ang buhay ay biyayang pinagkaloob sa atin, kaya dapat natin itong ingatan. Hanggang sa susunod nating adventure at Shensha experiment, mga kids! Ako si Shen. At ako naman si Sha. Laging tandaan, mag-aral lagi ng mabuti upang maging certified Sai-henyo. Paalam!